Mabuhang bibig kasi ngayon ng ilang senators. Dapat daw irespeto itong second highest leader of our country na si Sara Duterte. Yung pagtapyas po ng more than half ng proposed budget ng OVP ay mukhang hindi matanggap ng ilang senators na mukhang natatakot pa rin sa mga Duterte. Or mukhang tinatakot pa rin ng mga Duterte. Meron palang ganong sitwasyon, ano ho? Matindi kayo. Kaya sabi ng mga netizens, tandaan natin yung mga senators na yan. Kung ikukumpara natin, di hamak palang mas malaki pa itong 733 million na budget matapos nga yung slash or cut sa budget ng OVP, di hamak na mas mataas pa ito sa naging budget ng OVP noong panahon ni Atty. Lenny Robredo. 5 out of 6 years she was in the office ay mas mataas pa itong 733 million. Meron ngang taon na halos 400 million lang ang naging budget ni Atty. Lenny Robredo. At hindi siya nagpaawa, hindi siya nagreklamo, hindi niya sinabing siya ay pinupolitika. Diba? Ang sinabi niya, hindi siya magse-speculate ng kung anuman kung bakit bumaba ang budget niya. Pero yun nga, dahil yun daw ang binigay lang sa kanya ay magtatrabaho siya ng maayos, kailangang maayos ang trabaho, kailangan tapat ka sa trabaho mo, at kailangang maganda ang record mo para pagkatiwalaan ka ng mga private individuals, kahit yung mga companies, para makipag-partnership sa OVP para sa mga proyekto nga na hindi kayang pondohan ng ating gobyerno. Yan po ang kahanga-hanga sa ginawa ni Atty. Lenny Robredo. Yun, mas mataas yung 733 million. Pangalawa, 92 million para sa consultants, 200 million para sa mga supplies, at saka 48 million sa rental. Napakaluho daw talaga na itong si Tambaloslo dahil kumpara sa rental noong panahon ni Atty. Lenny Robredo. Ang pagkakaalam ko, itong 48 million or 4.8 million na rental per month ay abay 4.1 million lang sa buong taon pagdating naman kay Atty. Lenny Robredo. So talagang kung titignan natin, itong isang ito ay pa-espesyal. Okay? Nasanay kasi na lahat ng gusto ay ibinibigay. So ayan, nagmaktol, nang bastos, naging arogante, at yung tila nagbabanta pa. Sa tingin ko may mga pagbabanta itong Tambaloslos na ito. Yan po ang totoong Tambaloslos, si Sara Duterte. Good luck!